Oh, ayan, John Wick, nakita mo. Hiniwelding na ni Kuya Jojo. Makakasama na ako sa ride sa Sunday. Forte pang weldon natin from Australia. Today guys, i-share ko lang sa inyo yung aking experience. So, kasi actually nagpa-plan tayo ng rides. Subukan namin pumunta ng Nueva Ecija. So, upon checking nga yung moto, may na-discovery ako guys. Yan. Ito para guys to sa mga user ng LS135, no? Yung Rouser 135. Yung Rouser ko is 10 years na siya. So 2011 model. Second owner ako niyan. Pero ang tinatakbo niya ngayon is nasa 30,000 km pa lang. Apparently, nung naghihigpit ako ng ano, ng kadena. So guys, ito ang titignan niyo. Ha? So kung makikita niyo guys, ito, itong portion na to is ay bracket. Bracket siya na nagko-connect ng tire hugger. Ito yan. Ito yung tire hugger. Yan, yan. Ayan. Tsaka yung shock, no? So, kung mapapansin nyo guys, manipis lang siya. Ito ang problema. Biglang natanggal na pala siya guys na hindi ko alam. So, buti na lang nag-check ako ng kadena, no? Kasi mahirap na. Alam nyo na, kailangan higpitan natin kadena. Ayun, nakita ko nga yung bumitaw na bracket. Ayan guys, ayan. Kita nyo? So, yung mga LS135 user, ha? Ito, 2011 model to. So, baka parehas tayo ng situation guys, no? Dito sa parting left rear shock. Ayan, ha? Yan. Kasi yung parting to, medyo maliit lang pala ang nakakapit guys. May naka-spot lang dito sa loob na isa. Tapos ito na lang ang nakakapit. Yan dito, manipis pa. Ayan ha, guys, ito. Yan. So, dun sa kabilang side naman, chinek namin na ito, oh, buong-buo siya guys. So, ito yan, buong-buo siya, kita nyo. So, wala pa ako nakikitang umangat. So, medyo rigid pa siya. So, yan. So, sa mga LS135 user, paki-check-check nyo na yung ano, bracket ng shock ninyo sa likod, sa kaliwang parte. Ha? Ito. Baka mamaya, abutin kayo ng pagkalas sa rides. Lalo na sa mga naglo-long ride dyan, no? Yung mahilig sa bangkingan. Tulad ng mga last video ko guys, kung makikita nyo yung mga dinaanan bangkingan sa mula Agoncillo hanggang Tagaytay guys, yan. So yun yung huling sabak namin ano ng long ride. So ayun. So napag-isip-isip ko, napakaswerte ko pa rin guys. Kasi kung nagkataon na nakapag-rides na kami at doon ako inabot ng kalas niyan. Imagine niyo pa nung mangyayari sa akin guys ha, kung nasa gilid ako ng bangin, yung mga bangkingan na ano natin. Ayan. So, yun lang ang sinashare ko. Pero, luckily guys, meron tayong kapitbahay, no? Ex-OFW ng Australia. Ayan. Welder siya, guys. Expert sa welder. Mira guys, ayan, kita nyo? Stainless pang binanat. Ayan o, makintal dito guys. Mukhang mas matibay pa to sa original. Ayan o, pinalibutan ng ano, ng welding. Kita nyo guys? Ayan. So, kung ako sa inyo, checkin nyo rin yung sa inyo. Baka mamaya pareho tayo ng situation. So, welding nyo na hanggat maaga. Kesa maabutan pa kayo sa daan. So, yun lang.
yun ang i-share ko po today. So ayan, kakapit na uli natin ang ating motor para ready to ride na uli tayo for Sunday. Ano ba? Isang araw mo ng pera. Ha? Para ko natin. Okay na. Ba't daw bumigay? Swing arm pala yun na dahil sa'yo, no? Oo. Oh. Hindi, ano yan? Yung sa... Shop. Ayan, ready to go na. Let's ride. Nakaikot ako. Hindi ko pala nakakapit ng tawag eh. Hindi ko pala nakakapit. Hindi. Yung tangke. Yung gas. Hindi naman.
Hindi ko na ikapit eh. Epic fail, guys. Likot ako ng walang tangke. Hindi ko na ipabit yung gasolina. Hello! Hachi! 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 Hiya! 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 Oh yeah. Dalawang kuting.